Sa panahon ng taginit, paano nga ba tayo makakapagpatubo ng magandang punla? At anong diskarte ang ginagawa natin para mapanatili silang maganda? At anong nutrient solution ang ginagamit natin para mas lalo silang gumanda? So, yun na nga mga boss, no? Panibagong vlog, panibagong video na naman tayo sa araw na ito. Ngayon, didiscuss natin paano magkaroon ng isang magandang punla. Okay, so nakikita nyo ngayon, ito yung straw sa seed natin. Almost 100% siya. Okay? So, ang edad dito is 7 days. Sinuko siya nung last week and then 7 days na siya ngayon. Simula nung nagka-farm ako, isa sa production ko, isang pagbebenta ng mga seedlings. So marami na rin akong naibentang seedlings. Alos nakaabot ako ng Bulacan, Batangas, Laguna, at Cavite. Okay, so wala naman akong sikretong ibang nilalagay dito. Same pa rin ang production ko. Kung paano ko siya iso, and then kung paano ko siya itanim. Ganun pa rin, same procedure pa rin ako last dun sa dati kong farm. Ayan, yun ang explanation. Okay, so makikita nyo ngayon, explain ko sa inyo kung paano ako nakakapagpatubo ng almost 100%. Estrosa seed to ha, estrosa. So kalimitan ng estrosa natin, hindi nag-germinate minsan. So tulad nito, merong late. Pero kung titingnan nyo siya, is almost 100% po siya ha. Okay, ang tutorial ko, ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-sow. So, una, in-sterilize ko yung kokopit. Tapos, pinakukuluan ko siya ng almost 1 hour. And then, nagbabuffer din ako ng kokopit. Yan, buffer na lahat yan. Kung tutusin, meron pa ako dito sa kabila. Ito pa yung susunod ko. Okay. So, ayan yung mga pan-transplant natin dito sa bagong farm natin, dito sa may Alapan. 1A, Imus, Cavite. Ang sikreto, mapapansin nyo, ito kasi mga pambenta to ha, hindi ito pantanim. Kaya sinabi ko na almost na production ko, yung kalahati nun is seedling ang binibenta ko. Okay? So, bago ko siya i-transfer dito, ayan, tapos na ang ating farm, yung NFT natin using a PVC pipe na 2 inches. Tapos kung mapapansin nyo, hindi ako bottom drenching, kasi yun sa paraan ko para hindi siya malunod. Okay, kasi ang estrosa kasi pag nalunod, hindi na siya mag-germinate, o kaya sa sobrang init naiinitan yung tubig. Hindi na siya nagtutuloy mag-germinate. So, ayan yung diskarte ko. Wala akong ginagawa dito. Every morning lang ako nagde-drenching. Kumukuha lang ako ng styro box, gaya nito. Or isang tuna box. Tapos, nilalagyan ko ng nutrient solution. Almost 100% na rin siya na solution na nilalagay ko dito. Tapos, sinusok ko lang siya per tray. So, yun yung diskarte ko. Hindi ko siya hinahayaang malunod. Kahit ito, ito yung mga pan-transplant ko sa production ko dito sa farm. Ganun pa rin. Same procedure pa rin ako. Hindi ako nag-de-drenching, nagbababad. Okay? Kasi ngayon, mainit. Hindi lahat mabubuhay. Okay? Malulunod sila kapag mainit. So, ayan yung paraan ko para kung paano ako mag-sow at magtanim ng seedling ng lettuce. Ayan. Sa magtatanong kung anong nutrient solution na gamit ko, ang gamit ko is agmula. Okay? Ito yung nutrient solution na gamit ko. Ayan. So, maganda siya pagdating sa seedlings. Kasi number one, kailangan makapag-produce tayo ng magandang seedlings bago natin ilipat sa system natin.
Okay? Sa seedlings pa lang, doon mo malalaman na healthy ang seeds natin. Meron akong naka-tray, and then meron din akong naka-direct sowing. Okay? Itong direct sowing ko, tingnan nyo, mapapansin nyo, wala rin siyang laman. Sa umaga ko lang siya nilalagyan ng nutrients para yung buong maghapon na gagamitin ng halaman, masisip-sip niya, makakain niya sa buong maghapon. Then, next day, lalagyan ko na lang din siya ng nutrient solution. Ito yung sikreto ko, ha. Siyempre, kanya-kanya naman tayong discarte dyan sa pagtatanim. Pero, sa tagal ko nang nagbebenta ng seedlings, makikita nyo naman, hindi ko na dapat sabihin pa. Makikita nyo. Almost 100% yan. Ayan yung mga pambenta ko. Kalimitan nagbebenta ako dito around Cavite, Laguna, Batangas. Umabot ako hanggang Bulacan. Depende sa kaya ng lalamog. Okay? Yan yung pangalawang source of income simula nung nag-hydroponics ako. Kasi malaki din naman ang income ng ano eh. Ang isang tray, ang benta ko is 300 pesos per tray. 1 to 8 holes na siya. So ang ginagawa ko, kaya naging 300 siya, ginagawan ko pa kasi siya ng box para if ever na maglalamob ako, hindi siya madadaganan at hindi masisira yung mga leaves niya. Siyempre, pag nagbenta tayo, yung transfer na lang nila. And then, good quality na yung mga seedlings natin. Yung nutrients na ginagamit ko since day one, ito. Agmula pa rin. Okay? So, matagal na namin ito ginagamit. Baka agmula yan. Yan. Ito yung isang solution na calcium nitrate. Okay. Meron na nito sa Shopee. Mabibili nyo na rin siya sa Shopee. Search nila agmula. Lalabas na yun dyan. O kaya, bibigyan ko kayo. PM nyo ako. Bibigay ko yung link sa inyo para makapag-order kayo. Ito, pambenta to, ha? Paano pa kaya pang production ko? Siyempre, agmula pa rin yan. Baka agmula yan.